nandito na naman ako. Ang video na ito is ano, i-share ko lang sa inyo yung experience ko sa aking mobile phone. Ang mobile phone ko is ano lang yan, ano lang po ito, Lenovo Note 8 at ayun, basta matagal na ito, 2 years na ito nandito sa akin. Tapos ano, ang phone ko na to, itong ginagamit ko sa pag-video ko, sa pag-i-edit ko, ito lang. And guys, gusto kong i-share sa inyo yung experience ko sa phone ko, sa cellphone ko during yung pag nagbi-video ako. Tapos laging nag-full of storage. Yun. Kahit tapos ano, ang dami ko nang ginawa, dati nag-install ako ng ano yun. Anong tawag yung pang-root? Hindi ko, nakalimutan ko ng option pero in-uninstall ko. During na dumating sa ano lang kasi itong phone ko, 32 GB, and then siguro na sa dami ng mga video na gawa ko sa pag-screen recorder ko, dumating ng lagi siyang nagpo-full storage. Every time nagbi-video ako, yung video na ginagawa ko hindi natatapos kasi nagpa-pop up agad na full of storage. So walang space yung aking internal memory. wala siyang space, yun ang sinasabi niya, full of storage. And then every time din nag-i-edit ako, kahit ano lang, kahit maliit na video lang, kahit 5 duration lang o 10 duration, every time na pagkatapos i-export ko, every time i-export ko siya, wala pa, hindi pa dumating sa kalagitnaan, nag-ano na siya, nagpapapagad yung full of storage. So, laking problema ko kasi nga, dito sa pagpasok natin dito sa YT, di ba kailangan natin din magsikat para kumita tayo kahit papano kasi hindi naman tayo sikat. Kailangan natin mag-upload ng mga video. At least kahit padalawa o kahit 10 viewers o 30 viewers, pag maaan yan, ikita rin tayo kahit pakunti-kunti lang. So yun nga, laking problema ko kasi gusto kong bumili ng isang phone or ano, video camera, pero alam niya naman na dito patago akong kumukuha ng mga video kasi hindi na alam ng amo ko na may YT ako. YT siya ako. Baka tanggalan ako ng connection. So yun, kahit anong gawin ko, nag-delete na ako, nag-uninstall na ako ng mga apps. Yung Instagram ko, yung TikTok ko, dinelete ko na. TikTok apps, ano pa ba yung mga dinilit ko, yung Twitter, uninstall ko para magkaroon lang siya ng storage. Pero ganun pa rin. And then yung mga old pictures, yung mga duplicate, tapos yung sa di ba pag magdidelete ka may nakalagay na ano yung move to trash. Tinignan ko rin yung doon, dinilit ko na lahat. Parang lahat talaga, nag-clear cache na ako, ginawa ko na rin. Lahat basta ginawa ko clear cache, pumunta ko sa settings ng clear cache. Tapos yung mga old pictures, pumunta ko sa photos. Tapos yung mga duplicate, yung mga audio sa pagre-record natin, sa pag-i-edit, yung dinilit ko na lahat. Yung sa pag ano, screen recorder, pag-ESR ko, pag-screen record, dinilit ko na. Pero ganun pa rin siya. Hindi pa rin. At ang problema talaga ako noon kung anong gagawin ko. And then, sa kakakulikot ko ng cellphone ko, nakita ko ang kakulikot ko ng cellphone ko. Tinanong ko lahat yung mga sa ano ng Google, sa photo, sa file manager. Doon sa file manager, thank God, kasi nakita ko doon yung binasa ko talaga yung mga yung sa file manager. Punta na kayo doon sa file manager, doon sa mga may problema sa full of storage. Punta kayo doon sa file manager, tapos yung hidden storage or hidden files, i-on nyo yun. Kasi yung sa akin, naka-off. So, pag-on ko yun, tinry on yung hidden files. So, doon, unti-unti kong nakikita yung mga old videos na ginawa ko. Tapos yung mga
unang so paggawa ko ng pag-SR, yung pag-screen record, yung una kong mga video no na pag-screen record, andun pa pala, nakatambak, hindi pala na talaga siya nadidelete. Naisip na yung ano sa file manager na hidden files, hindi ko na-on. So pag-on ko nun, Diyos ko, ang dami mga videos na hindi ko na kailangan. Kasi yung laging nagpo-full storage yung ano ko, yung phone ko. Yung phone ko is 32 GB, and ang natitira na lang ng GB niya is 31.2 GB. Ang nagagamit na ng GB niya. Yung hindi ko pa na-on yung full, yung hindi ko pa nakita yung mga hidden files ko na, hindi ko pa na-on. Yung lagi siyang nagpo-full storage every time nagbibideo ako, every time nag-i-export ako ng mga video pagkatapos ko mag-edit. Tapos, yun nga, laging nagpa-pop up yung full of storage. Pag punta ko sa file manager and on ko yung hidden files, nakita ko lahat ng mga videos doon. So, tinignan ko lahat, ang haba. So, dinilit ko lahat yun kasi ang natira na lang sa, yung 32 GB na lang yung phone ko is, ang nagamit ko na is 31.2 GB. Sorry guys, kasi hindi ko talaga mapakita ko sa'yo. Kasi, hindi ko pa naisip noon na i-screen record ko yun. Hindi ko naisip na gawan ko ng video. Pero problema ko talaga yun dati sa GC namin. Nagtatanong ako kung anong gawin ko. So, after ko ma-delete lahat yung ano ko, yung mga doon sa hidden files, na-delete ko lahat. Yung hindi ko na kailangan, yung mga, basta na-delete ko doon lahat sa hidden files, yung mga audio video, yung mga audio, sa pag-during nag-i-edit tayo, na-delete ko. Ang laking nabawas, ang laking nadagdag din sa GB ko pag delete ko. Kasi nakalagay doon is, dati sa hindi pa ako nag-delete, 31.2 GB was out of 32 GB. And then pag delete ko ng mga files na yun na hindi ko na kailangan, naging, ang na-use ko na lang na GB is 19.5, 20.2, ganyan, ang out of 32. Yun ang nakalagay sa aking, doon makikita nyo naman kung ilang GB ang gamit nyo doon sa file manager. Makikita nyo doon ko, biglang nagbago yung laking gulat ko at laking tuwa ko kasi yung problema ko, nabigyan ko ng solusyon na yung 31.2 GB out of 32 GB use ay naging ano na, yung 19.5 GB out of 32. So, may malaki pa na akong space. So, thankful talaga ako na nakita ko yun. At hindi ko rin alam kung ba't ko napindot yun. Hindi ko talaga basta kinulikot ko, nilikot ko lang yung phone ko kung ano nangyari, bakit, lahat ginawa ko na, may apps na ako pang tanggal ng mga virus, ng mga ganun yung pang space, pang tanggal ng mga gotcha space. Ginawan ko ng screen record guys, kung saan nyo makikita, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko dito, kung paano ko ginawa yung makikita, kung saan makikita yung hiding files doon sa file manager, at makikita nyo na kung ilang GB nila ang nagagamit ko lagi sa araw-araw. So guys, dito nyo makikita yung sinasabi kong problema. Sa full of storage lagi, punta kayo sa inyong file manager. Hanapin natin ang file manager. Ayan. At ayan, makikita nyo dyan dito sa bab taas. Dito, i-click nyo yan. Yan. Click nyo yan. At yan. At i-click nyo itong settings. Ayan sa akin, itong show hidden files, naka-on na yan. Kasi dati, naka-off yan. Hindi ko makita yung mga files na nadidelete. So, balik tayo.
Ayan, tingnan nyo, may sa, ayan, tingnan nyo sa akin, noon, ano lang yan dyan, dito sa akin, dito is, ang nakalagay yan dyan, 31.2 GBUs out of 32 GB total internal. Pero ngayon, tingnan nyo, naging 21.26 GB na lang. Play natin yan. Kasi ano na yung dalawang araw, yung mga ano ko, hindi ko pa na, yung na-delete. So, ayan. So, tingnan natin dito. Pasensya na kayo yan. Ayan. Ito yung mga kahapon to. Delete natin yan. Delete natin yan. Ayan. Dito nyo makikita yung kahit akala, sumbong akala nyo na na-delete nyo na, pero hindi pa. So, naging 21, kanya 21.26 ngayon naman, 21.24 GBUs na. So, balik tayo. Tingnan natin dito, ayan, sa storage, naging 67% use. So, may 10.76 GB free pa ako. So, ayan guys. So guys, yun, maraming salamat sa yung panonood. Doon makikita sa file manager yung show hiding files na ang buong akala nyo na mga pictures, yung mga film, yung nag-i-edit kayo, nag-upload kayo ng mga video na tapos hindi nyo lang kailangan yung pag-screen record nyo. Na hindi nyo, tapos na, ano, na dinilit nyo na, tapos ang buong akala nyo is na-delete nyo na. So, yun, doon nyo malalaman na hindi nyo pa pala na-delete lahat. Ang buong akala nyo, na-delete nyo na, pero pag pumunta kayo sa show, doon sa file manager, doon sa, kailangan naka-on yung show hiding files, naka-on yun, kasi makikita nyo, nyo doon lahat, yung mga ginawa nyong video, yung mga, pag-upload nyo, pag-u-audion nyo, sana yung nakatulong ang video na ito. At tapusin ko na bago ako mag-outro. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na video. So, stay safe and healthy. God bless. Bye!